أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ano ang kahigitan ng kabanata at ikhlas? Sabi natin, ano ba ang kahigitan nito sa ibang sura? Ano ang kahigitan niya? One-third ng Quran. Sino ang sabi nyo? Si Abdo? Masyallah, magpapay niya mga isa. Okay? Ano ang kahigitan ng kabanata at ikhlas? Sige, dahil ito ang nagsabi, unang, ikaw ang nagsabi, ito ang bumasa, Abdo. Isinilaysay ni Abi Sa'id al-Khudri, kalugdan na wasya ni Allah sa may isang lalaki nagsabi, o subo ni Allah, katunayan na ang aking kapitbahay ay tumatayo sa gabi at walang binabasa maliban sa kuluhullah wahad. Na parabang minamaliit niya ito, ang propeta na wang pupala ni Allah ay sumakanya at kapayapaan. Sumpaman sa isa na may tanga ng aking buhay, katunayan, ang kahintulad dito ay tatlong bahagi ng Quran. Bakit sinabi dito na Isa'il al-Khudri, kalugdan na wasya sila ni Allah? Bakit sinabi doon na radiallahu anhum? Limada? Bakit? Wafi rawayatin Ahmad an Isa'il al-Khudri radiallahu anhum anna rajula qala ya Rasulullah innani jaran yaqumul layla yaqra'a illa qul huwallahu ahad. No? Ito daw si Abisad al-Khudri, no? Meron na lalaki ng kumanda. Bakit tinawag doon na radiallahu anhum? Kanugdan na wasya sila ni Allah? Kasi andun yung abi. Kita nyo? Basa nyo? Ibig sabihin mo, kapag radi Allah o ano, ang tatay niya at siya ay parehong Muslim. Pag narinig niya, abi, tapos anho lang, maana, yung kanyang ama hindi Muslim. Di ba? Kapag nyo? Kapag, yan ang matutunayan sa pag-aaral ng estrada ng hadith, no? Okay? So, sabi natin ng ang kanyang kapitbahay, no, jiran, mashallah. Kaya sabi natin noon na binanggit sa atin ni Imam Ibn Qayyim, no, kaya sinasabi ng mga sahaba, kapag sila dumaan, pupunta ng masjid, at ito isa sa mga kuwain makita niya, ang mga sahaba maaga sila tumungo ng Salatul Fajr. No, hindi tulad ng mga kakilala ko, no? No? Na hindi pupunta ng masjid pag hindi lang ikama. O yun ba, hindi pa tumatay at pagpadyar, oh, bilya, no? Itong sahabi na ito, natutungo siya sa masjid, naririnig niya sa kalye ng Madina kung hindi iyak, basa ng Quran. Bakit? Nagtatahajud. Okay? Sabihin, bago pa mag-adhan, tumutungo na siya sa masjid. At sabi niya, si Abi Sa'id al-Khudri, no? Meron isang lalaki tumungo sa Rasulullah SAW, siya kwa to, kumaakan siya, nagre-reklamo. Ang sabi niya, meron daw siyang kapitbahay, tumatayo. Ibig sabihin, yung pagbubasa ng Quran, malakas. At ang bahay nila, tabi-tabi. Okay? Kasi naririnig, di ba? Wala daw ibang binabasa sa lahat ng rakaat kung hindi Surat al-Ikhlas. So ano ang sabi ni Ibn Kathir dito? No? Ayon kay Imam Ibn Kathir, na itong tao na ito ay parang niyang minamaliit yung Surat al-Ikhlas. Sabi niya, kasi itong tao na ito, tayo, Surat al-Ikhlas. Tuwing-tuwing tatayo ng raka'a, Surat al-Ikhlas, Kulhuwallahu ala wa sallam. Pagtayo na naman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahmanah, tapos Kulhuwallahu ala wa sallam. Salamu alaykum, salamu alaykum, tayo ulit, yan na naman ang binasa. So parang, ayon doon sa ulat, parang minamaliit yung Surat al-Ikhlas. Hanggang ipaalam sa kanya, ituro sa kanya, ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innaha tulutul Qur'an. Na ito ay pangatlong bahagi ng Qur'an. Na ito ang kahalagahan ng Surat al-Ikhlas. Bakit? Diba pinanawanan sa atin, Imam Sadi, na ang kapahayagan ng Quran ay nakasummarize sa tatlong bahagi. Tauhid? Sira. Ano isa? Sira. Kasaysayan. Kasaysayan, okay. Pambabatas. Allahu Akbar, mashallah. May question mo tayo, okay? So sabi daw ito ay, sabi natin, naglalaman ng tauhid. At ang sabi natin, ang ikhlas, walang ibang nilalaman daw kundi ang tauhid. Kaya sabi ng sumuni Allah sallallahu alayhi wa sallam, innaha tulutul Qur'an. Ito ay kabahagi ng pangatlong bahagi ng Qur'an. At pag binasa yung Surat al-Ikhlas, no, nauunawahan nyo ito, mashallah, para kayo nagbasa ng pangatlong bahagi ng Qur'an. Limada, bakit? Dahil yun ang mensahe ng pangatlong bahagi ng Qur'an patungkol sa tauhid. Kaya nyo? Kaya huwag nyo basta mamalit yung kahit Surat al-Ikhlas yung kabisado ng ating kasama. Kaya nag-iiman sa atin. Ba ito? Ito na mag-iiman. Surat al-Ikhlas na lang ito. Bakit? Matutunan nyo kung bakit. Kasi baka mamaya may dahilan, ba't binabasa, di ba?
Bala siya, saan sa lesa hadith ba sa Ahmad? Wa'an? Wa'an Abi Sa'idin Khudri Bala Allah anhu qala Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam La ashabi Ya'azizu Ahadukum An yukra Salat al-Quran Bil laylati Mashaqqa dhalika alayhim Wa qalu أينا يطيق ذلك يا رسول الله قال الله واحد واحد السمج ثلث ثلث القرآن ما سعيد at sinalaysay ni Abu Sa'id al-Khudri kalugdan nawa siya ni Allah sinabi ng propeta na yung pagpapala ni Allah ay sumakanya at kapayapaan sa kanyang mga kapanalig maaari ba ang isa sa inyo na basahin ang tatlong bahagi ng Quran sa gabi, sila ay nag-alinlangan na sumagot. At kanilang sinabi, at sino ba ang makakagawa ng mga ito o sugo ni Allah? Kanyang sinabi, Allahul Wahid, As-Samad, at ikatlong bahagi ng Quran. Ayon sa mga mupasirun, sa nagpapaliwanag dito sa ating si Imam sa atin na ito yung pag-i-encourage sa atin na masahin ang surat al-Ikhlas no? Bago tayo umuha sa ating higa. Tapos saan, pag binasa natin, kung misto lang, binasa natin yung pangatong bahagi ng Quran. Di ba? Sa parang, hindi siya mabigat. No? May mga tao talagang tinutulungan na ng Quran. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man sa inyo ang hindi bumasa kahit 10 ayat sa Quran sa isang araw, ay maitatala na siya nagpabaya sa Quran sa araw na yun. No? Kaya ito, no? Pag walang matulog, in-save niyo kaya sa winter. Mamaya, paral natin, no? Subhanallah. Pag walang matulog, sabi natin ito sa mga sunnah, hindi siya papabutin pa ng ating oras. Okay? Sabi doon, basa maestro mo naman itong tashkil, no? Pantatada. Antatada. Ibn Rahman. Ibn Nahman, radiyallahu anhu, anna rajulan, qama, في زمن جبن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها فلما أصبحنا أتى الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يقال يقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لنفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن si Qutada ibn al-Numan kalugdan nawa siya ni Allah na may lalaking tumatayo sa gabi noong kapanahunan ng propeta nawa ang pagpapala ni Allah ay sumakanya at kapayapaan at binabasa nito ang Qul huwallahu ahad at hindi siya nagdadagdag ng iba bukod dito ang sumapit nang sumapit ang umaga ang lalaki ay nagtungo sa propeta nawa ang pagpapala ni Allah ay sumakanya at kapayapaan naalala niya ito at binanggit niya ang patungkol dito habang sa sinabi ng mensahero ni Allah nawa ang pagpapala ni Allah ay sumakanya at kapayapaan sumpaman sa may tangan ng aking buhay sa kanyang kamay, tunay na ito ay katumbas ng pangatlong bahagi ng Quran. Kaya sabi natin, walang bagay na pwedeng umawat sa inyo na magsagawa ng sala sa gabi. Sabi niyo, doon sasala ng ano, ng kiyamunin, bakit? Kasi mga sahaba, mga propeta, binabasa Surat al-Baqarah, Ma'idah, Imran, Nisa, no? Pero itong ashabi na ito, nung panahon ng kumpeta mo sa sawala, siya ibang binabasa mo, di? Tulungo Allah. Pero ayon pa sa ibang mga siya, papaliwanag dito, na ito naman ay nagpapahaba ng kanyang ruko at sujud, kasi ang kaya mo lahat talagang ito ay ginagawa na mahaba ang ruko at mahaba ang sujud. Okay? So sabi niya, wala siya ibang binabasa, kaya ito ay sabi natin na walang ibang pwedeng maging dahilan o pumigil sa isa na itaguyod ang kiyam sa gabi ng kahit na maliliit na pagbabasa ng Quran. Dahil may dalil, may history, na ginawa sa panahon pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutunay ng bawal ito, hindi dapat sasabihin ng Propeta, huwag mong gawin ito. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. So, sabi man ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilang papatunay na ito ay kahalin. Sabi niya, waladhi nafsi biyadihi, siya ay sumumpaka. Isa pa ito sa dinuro sa atin, siya sabi, tayo na rin Allah. Ito ay papapakita ng tawhid. Tawhidullah. Di ba sabi natin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mumati billahi rabbil alamin. Sa kitab ng tawhid, tinuturo sa atin, ha? Hindi tayo dapat magnada o magsumpa, maliban kay Allah. Nakusa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tingnan niyo, saan siya sumusumpa? Sa isa na may tao ng kanyang buhay. Sino ba yun? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah di khalaq al mawta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsan amal. Subhanallah. No? Ito ay tawhid. Bakita. No? Kung saan dito sumumpa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ayon sa kanya na ito ay katumbas ng parat ng bahagi ng Quran. Masha'Allah. Okay? وفي رواية عن أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال يا رسول الله إنني جارا يقوم الليل ويقرأ إلا قل هو الله أحد كأنه يقلدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ودينا مرابل إتو ودينا أي إيش سمع الشق وفق آنا سمع ربية محمد صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة رضي الله عنهم ثم أتى يوسف النبي ثم بين بأسه kaya ito'y walang lusot sa isa, sa sinaman sa atin, na para huwag itayo ang tiyak sa gabi. No? Nakihin kayo, buto, tapos salat, kahit dalawang rakaan. No? Kung nakapag-witer ba kayo, hindi kailangan ulitin ang weather. Okay? Okay, dalawang rakaan. Anong babasahin mo? Surat al-Fatiha, surat al-Ikhlas. Halas. Break ulit sa tulog. No? Hindi pwedeng sabihin. Walang bisa nito al-Khudri, sino pang gustong bumahal sa Arabi ma tashkila man. Wa ana Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam al-ashabi yahjizu ahadakum ay yaqra'u thuluth al-Qur'an fi al-laylatin fasakha dhalika alayhim wa qalu ayyuna يَتِيكُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ وَحِدُ السَّمَادُ ثُلُثُ الْقُرْآنَ رَهُ الْبُقَارِي At si Abi Sa'id al-Khudri kalugdanawa siya ni Allah ay nagsabi sinabi ng propeta nawa ang pagpapala ni Allah ay sumakanya at kapayapaan sa kanyang mga kasama. Kaya ba ng sino man sa inyo, kaya ba ng sino man sa inyo na basahin ang ikatlong bahagi ng Quran sa gabi? Mahirap ito para sa kanila at sinabi nila, sino ba ang makagagawa sa amin nito o sugo ng Allah? Kanyang sinabi, Allahul Wahidul Samad ay ikatlong bahagi ng Quran. Yan. Kanina inuulat ni Tirmidhi at ito inuulat ni Al-Bukhari. Maana, ito ay sahih hadith. Okay? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ang naiulat na katumbas, masabi natin ng bigat at sukat ng pagbabasa ng surat ng Ikhlas ay pangatlo ng Quran, ito ay sahih. Okay? Now, sabi ba, وَقَالَ تِرْمِدِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي سَخْرَأَ عَلَيْكُمْ أَبْتُلْتَ الْقُرْآنَ فَحَشَدْ من حشد ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعدنا لبعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سخر عليكم ثلث القرآن إني رأى هذا خبر جاء من سماء ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنني قلت سخر عليكم ثلث القرآن لأنها تعدل ثلث القرآن ما سأجد inulat muli ni Tirmidhi. Sinabasa. Ikaw ba? Sinabi ni Tirmidhi. Sinabi niyo mas kamakabasa natin. Sinabi ni Tirmidhi, si Abi Huraira kalugdan nawa siya ni Allah ay nagsabi, sinabi ng sugo ni Allah nawa ang pagpapala ni Allah ay sumakanya at kapayapaan, babasahin ko sa inyo ang ikatlong bahagi ng Quran. Nagtipon-tipon ang grupo ng mga tao mula sa puluto. Pagkatapos ay lumabas ang propeta, nawa ang pagpapala ni Allah ay sumakanya at kapayapaan. Binasa niya ang Qul Huwallahu Ahad. Pagkatapos ay pumasok siya at nag-usap-usap ang bawat isa sa amin. Sinabi ng sugo ni Allah,
nawa ang pagpapala ni Allah ay sumakanya at kapayapaan. Sinabi ko sa inyo, babasahin ko sa inyo ang ikatlong bahagi ng Quran, dahil ang katumbas nito ay ikatlong bahagi ng Quran. Ito ay sabi natin pagbibigay diin sa atin, determine sa sabi natin ang sukat at bigat ng pagbabasa ng Surat al-Ikhlas ay pangatlong bahagi ng Quran. Bakit natin hinugot, binigay ang iba't ibang dalil mula sa hadith na inuulat ng iba't ibang mga muhaddithun tulad ni Tirmidhi at Bukhari, no? Bakit? Kasi sabi natin, maraming mga tao, pwede bilang tulad ng itakarilun, sabi na isang sahaba na inaakala niya, minamaliit yung pagbabasa ng Surat al-Ikhlas. Kaya sabi natin, ang ibang mga kariyon, mga tagabasa, kapag nagtuturo sila sa bata, unang surang tinuturo nila ano? Ikhlas. Ito'y maliit, madali. Bakit? Ang iba pang kahalagahan nito ay ang mga sa mga yakrauna, ha? Yung mga nagbabasa nito. Dahil yung reward nito. At ito yung dahilan kung bakit niyang tinuro na ito eh. Kaya tinanong ko kayo, sabi niya, ito tulad ng Quran. Na, sa'il. Ito ay ta'addilu tulad ng Quran. Kahit tulad nito ay pangatlong bahagi ng Quran. Sabi natin, ito ang isa sa mga bagay kung bakit natin ipinahayag at iba't ibang hadith na inuulat ng iba't ibang mga matitun. Para huwag natin maliitin. Dahil ang sahawa, radalawan mo, nagkakala siya na ito ay bakit ganun. No? Sabi natin, kaya yung tao, kapag nakamemore na Surat al-Ikhlas, dapat ang maging pananaw natin, mashallah, naka-one-third na siya ng Quran. Diba? Huwag natin maliitin. Okay? Inshallah. Sayyid? وقال احمد هاتنا عن ابي بن فعل رجل من انصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا بقول هو الله احد وكانما قرا طلت القران رواه النسائي وفي يوم ليله بس علي قلنا سنابي ني احمد سنابي احمد ديتو ديتو سنابي احمد سنابي احمد سنابي احمد ديتو ديتو Imam Ahmad ibn Hanbal as-Sulaymi, no? Si Imam Ahmad ibn Hanbal. Sinabi ni Imam Ahmad, sinasay ni Abi bin Ka'ab, o isa sa mga lalaki sa Ansar ay nagsabi, sinabi na sugo ni Allah na ang pagpapala ni Allah ay sumakanya at kapayapaan. Sino man ang bumasa ng Kul Huwallahu Ahad ay animoy bumasa ng tatlong bahagi ng Quran. Inulat ni Meron pa akong naalala nung sinabi ng isa sa mga tukahat natin na huwag nyo nang madiliin kasi ito na nga yung katumbas eh, pangatlong bahagi ng pagkos, babasahin nyo pabilis-bilis. Yung mga tao ganun, di ba? Wala akong naiintindihan. No? Yung mga karapatan ng letra ng Quran. No? Masyadong kapalo. Sabi natin kung anong bawa, buyoy ka, buyoy, buloy, no? No? At least basahin mo ng asa, insya Allah, nagkakaroon ka ng doubling Reward. Okay?